Pagka meron pong mga event, ay ginagamit din po namin yung pagbabahag. Ipinapakita po namin na ang bahag ay pakikiisa o pakikibahagi namin sa aming mga kababayan. Bilang pagsuot po namin ng bahag, ito ay pakikibahagi na rin po namin sa aming mayora. Hindi po lingid sa mga kapatid ko na nagsalita bilang mga kapwa leader ng mga katutubo, ibinibigay po namin yung suporta namin kay Mayora na bilang inang bayan ng Bamban ay nakita po namin na unti-unting nagkakaroon ng magandang progreso ang Bamban. Dahil hindi ko rin po masabi na ang ibang namuno noon ay walang nagawa, pero sa kanya po nagbunga ang lahat. Ibig pong sabihin, ang suporta po namin kay Mayora ay taos-puso po namin ibinibigay sa kanya ang suporta namin. Na tulad po ng aming sityo, ang sityo po ng Mabilog ay malayo. Mula po rito sa Bamban ay talagang napakalayo ng aming sityo. Alam po ng lahat na wala po siyang naibigay doon na tulong na panghatid sundo, pero meron po kaming nakita ang eskwelahang high school ay umakyat sa kabundukan. Yun po ang isang progreso na naipakita ng aming Mayora. Mayora, manalo matalo, number one ka sa bayan ng Bamban. Paano po yung tatapon ang ulit sa pagka-mayor sa 2025? Kahit anong mangyari, number one pa rin siya sa amin. Bakit po ganun na lang ang pag-umahan niyo sa kanya sa kanila kung yung mga issue po na pinahaharap niya? Kaya po namin na ibibigay ang suporta namin bilang isang katutubo kasi siya po ang kinakitaan namin ng pagkalinga sa kanyang mga nasasakupan. Sa kanya lang po namin nakita yung magandang pag-angat at magandang pagsasagawa at may magandang pakikisama sa mga katutubo. Ano po yung masasabi niyo sa tungkol po sa nireveal po niya na yung daw po bata niya ay Chinese, tapos yung galing naman po sa kasambahay, anak daw po, love child daw po ba? Pagdating po sa personal na buhay, napakahirap talaga na aminin mo sa publiko na isa kang ganun. O isa kang, maari po natin sabihin na anak sa labas. Napakahirap po talaga na aminin sa harapan ng publiko. Pero kung anuman ang kanyang pinagdaraanan sa tunay niyang buhay, Mayora, kaya mo yan. Dahil kaya mo ipinaglaban ang bayan ng Bamban. Isa na lang po, sir, yung pogo po. Mga pogo po, sabi po ni Mayora, ibaban na lang naroon niya dito sa Bamban. Ano po masasabi niyo? Pagdating po sa mga ganong isyo o mga ganong bagay, bilang lingkod po ng Diyos, sang-ayon po kami kung ito man ay kanyang ititigil. At kung ito man ay kanyang pawawalang bisa ang lahat ng pugo, sang-ayon po kami kung ito ay kakaunlad ng aming ba. Kung ito ay kakaunlad ng bayan ng Bamban, at kung ang lahat ng pagpasok naman po ng investor o lahat ng negosyante ay pag-angat ng aming bayan, ngunit kung ito man ay ito ay ikakasira ng aming pamayanan, sang-ayon po kami kung ito ay pawawalang bisa niya na wala na makakapag-imbes na ganung maganong pamamaraan. Sabihin, dito natin mapakita, lalo na po sa panahon ngayon, na ang ating po... Pahalamatan ng kapuna, amuhin haura sa ati kay di amuhin... Nandito po kami sa munisipyo bilang isang pastor po. Andito po kami para magkaisa at makiisa sa panalangin ng buong Bamban. Dahil ang bayan na ito ay dumadaan sa pagsubok. So, bilang isang pastor o lingkod ng Diyos ay kailangan maipanalangin ang bawat isa at ang bayan ng Bamban. Ano po panalangin ninyo? Ang panalangin po namin is magkaisa ang bayan ng Bamban at ang bayan ng Bamban ay muli maging payapa na lumakad sa katwiran, lumakad sa tama at igit sa lahat ang lahat sa amin ay magsama-sama
magsama-sama para ang bayan ng Banban ay makita ng mga tao na ang bayan ng Banban ay talagang sumusuporta sa aming mayor o sa inang bayan. Bakit po kay mayor po ang suporta ninyo? Unang-una po, dahil po kami ay mga lingkod ng Diyos, sinabi po sa aklat, sa Biblia, na ang namumuno sa bayan o sait sa ang bayan ay itinalaga ng Diyos na dapat naging igalang at magpasakop at dapat isama lagi sa ating panalangin. Dahil ayon po sa nakasulat sa aklat ng 2 Chronicles, Kapitulo 7, Versikulo 14, kapag ang aking bayan ay magpakumbaba at magpasakop, sabi doon, akin itong pagpapalain. So ang trabaho po ng mga lingkod ng Diyos ay dapat ipanalangin ang ating bayan na patuloy itong magtagumpay, na patuloy ito na lumakad sa maayos at tama at payapa na pamamaraan. Pastor, katulad din nabanggit ko sa inyo kanina, sinabi po ni Mayora Go na pagbabawal na raw po niya yung mga pogo kasi nakita niya yung masamang epekto nito. Kahit pa noon ang tingin lang niya doon ay pagnenegosyo, trabaho, ano po masasabi niyo po? Kung sa akin po, bilang isang mamamayan ng bayan ng Banban, pabor po ako doon sa adhikain po ng ating mayor. Bagamat ang pinaka-adhikain lang ng ating mayor ay magtumanggap ng mga investors dito sa ating bayan sa isang kadahilanan na kailangan umunlad ang bayan sa pamamagitan ng mga investors. Ngunit kung ang pogo na ating pong pinag-uusapan niya, na tulad ng sinabi po ninyo, ay nasa maling gawain, so agree po kami doon na ang pogo ay ibaban talaga sa bayan ng Banban. At hindi lang dito sa bayan ng Banban, bagamat sa buong Pilipinas. Oh, pabor po kayo, basta illegal. Opo. Pastor, na pag-usapan din natin kanina, yung pinagmulan naman po ni Mayor na po inamin po na isa po siyang love child ng kanyang tatay at sa kanilang dating kasambahay. Ano mong masasabi niya sa background na yun? Naka-apekto mo ba yun sa... Kasi po pinag-uusapan yung citizenship niya eh, di ba po? Naka-apekto po ba yun sa tingin niyo kay Mayor? Sabihin na natin. Ang bawat tao po meron personal na background po. Maaring ito'y hindi naiyag dahil sa mga kadahilanan. Kung kay Mayor po, sa aming inang bayan na si Mayor, sa ganoong paraan po, sa ganoong sitwasyon, family background po yan kasi. So hindi mo basta-basta maihayag sa mga tao na yung ganon yung sitwasyon mo, lalo na sa interview kahapon, ayon po sa sinabi po niya na siya ay love child. Opo, anak po ng kasambahay. So ibilang isang mayor, masakit po no, naihag sa publiko na anak siya ng kasambahay. Pero hindi natin yun trabaho na para alungkatin ang kanyang buhay personally. Amen? Pero, para maihayag ang katotohanan at matapos na ang mga usaping ito, kahit masakit sa kanya, maihayag yung mga bagay na yun, inihayag niya para matapos ang problemang ito. Bilang pastor dito sa bayan ng Banban, nakita po namin yung laki ng improvement dito sa bayan ng Banban. Nung siya po ay naging mayor dito, dalawang taon, nakita po namin na ang daming pumasok ng mga investor. Nag-invite siya ng mga investor at ang laki po ng pagbabago sa bayan ng Banban. Maging po sa mga barangay, street light, makita po natin laki ng pagbabago. Ngayon, pangalawa po, maging si Mayora, bakit nandyan kami patuloy na sumusuporta? Yung pong paglagit po sa mga AITA, patulad na sinabi ko sa inyo kanina, na sa mga AITA, hawakan niya yung mga bata, pero hindi siya nagkakaroon ng nandidiri isa sa bata. Ibig sabihin, totoo siyang tao, hindi siya plastic na tao. Kaya nga, yung support namin bilang pastor, hindi lang po pastor, bilang mamamayan ng Banban, ay nandoon sa kanya. Dahil totoo siya, yun po yung nakikita namin. At simpleng tao lang po ang ating mayora. Kaya yun po nakita, ganon kasuporta ang mga tao sa ating mayora. Kaya... nandito kami, pangatlo po, nandito kami bilang chairman ng ABEC is to pray for our mayor sa bayan ng Banban na patuloy na magkaroon ng
ang tao to, support ang mga tao pagkakaisa ay doon sa tama na pagkakaisa. Hanggang ngayon po nasa national issue pa rin po si Mayor, no? From being dito galing, apo, sa isang maliit na lugar, bayan. Tapos ngayon, nasa, kilala na siya. Apo, sa national. Apo. Dahil nga po napunta siya sa national media. Ano pong masasabi niyo doon na meron pong nagkakaroon ng attention dito po sa lugar ninyo? Nagkakaroon ng unusual attention? Sa minsan natural po talaga yan pag nagkaroon ng issue, no? Pero sa ako, naniniwala po ako sa ganong sitwasyon, kaya po ng mayor ito, kakayanin niya po. Kaya po ang nandito kami, nananalangin para sa kanya, ipag-pray na makakaya niya po ang mga problemang ito na umabot siya doon. Pangalawa po, nakilala ng buong Pilipinas ang ating mayora, no? Sa palagay ko, pwede nga sa umabol lang maging senador, eh. Kasi nakilala siya ng buong mundo. Pero personally po, no? Sa ganitong sitwasyon, ang liit ng bayan, sa ganitong sitwasyon nakilala. Pero kahapon po, ang topic ko nga po kahapon, trial is a blessing. No? Ang pagsubok ay pagpapala. Bakit? Dito natin, dito rin makikita sa buhay ni Mayor na magiging matatag siya bilang mayor ng aming bayan. Sa kanyang leadership, tatatag sa pamagitan ng ganitong mga pagsubok. Then pangalawa po is, dito din makikita ni Mayor na lalo siyang lumapit sa Panginoon. Kailangan niya po ang Diyos sa panahon ito. Ayun po yung aking masabi. Panghuli na lang, sir. Marahil yung iba, alam niyo na baka mabahira ng kulay, malapit na po ang eleksyon. Politika po. Kayo po ba ay talagang out of your own will ang pagpunta niyo dito? Wala pong namilit sa inyo? Ah, wala po. Ah, wala po. Kasi po parang kayo po yung unang group since kahapon, di ba? Kayo po talaga yung outright yung talaga nag-express ng support. Apo. Sa kanya. Wala po, wala pong pinilit na nagpilit sa amin ito. Kami po na ano, na sumusuporta kay Mayor na nandito. Kusang loob po na sumusuporta di kay Mayor Alice ko. Ano po yung naging trigger sa inyo para pumunta na kayo dito at suportahan si Mayor? Pwede namang nanunod na lang kayo sa TV, sinasabi niyo sa mga kasama niyo na support natin si Mayor. Ano po, nakita nga namin po yung laki ng pagbabago sa bayan at na totoong tao. Ayun talaga. Totoong, opo, totoong tao bilang mayor ng aming bayan.